nakabanat na gusto ko i-review itong speech ni President Bongbong Marcos tungkol sa Kadiwa. Kasi nung naano lang ako dahil nakarang araw mayroong hearing sa Senado, di ba, nung Committee on Agriculture hybrid meeting, no? Na yun nga ay medyo uminit nga. In-upload akong video dyan, uminit ang ulo ni Congressman Marcolita. At doon sa isang ibang video ay umamin itong ilang mga malalaking, sasabi natin malalaking mga storage facility na sila yung nagbibigay ng sibuyas dyan sa Kadiwa ng mura nga talagang presyo, no? Doon sa 200 per, pero mga 200 plus per kilo eh, no? Sakit din naman sa bulsa yan dahil ganun kamahal. Mahal din na 200 per kilo ng sibuyas, ilang piraso lang yan eh. So masakit talaga. So gusto ko tingnan yung video ng President Bongbong Marcos kasi sa akin, hindi kasi ako makontento na ito lang ang gagawin, no? Na pangontra dito sa mataas na presyo ng ano, ng bilihin ngayon itong Kadiwa. Kasi kung ihahambing natin talaga, mabagal talaga yung gawain. Dahil nga sabi ng Pangulo ay mayroon pa lamang siyang 500 na Kadiwa center, ika nga, Kadiwa ng Pangulo. So kung gusto niya talaga palawakin ito, dapat ikuman niya ito sa mga LGU, no? Para mabilis yung pag ano, kung gusto niya talaga parang sa tingin ko kasi, no, yung style ng Pangulo dito, kaya binuo itong Kadiwa, yung mga magsasaka, halimbawa pag magbinta ng paninda eh, gusto niya diretso na siguro dito sa Kadiwa ng Pangulo na ito. So dapat ang Pangulo natin magtayo ng Kadiwa ng Pangulo bawat barangay, bawat lugar. Hindi yung parang amagal eh, para sa akin nabagalan ako eh, no? Talagang wala, parang sasabi natin wala talaga sang effect sa ating mga kababayan. Siguro kung doon malapit lang sa lugar na yan. Kasi nakikita ko kung aasahan natin yung Kadiwa ng Pangulo, ay wala naman, di mo naman talaga maaabot ng halos sa 100 plus million na mga tao eh. Talaga yan eh. Tapos ang parang isa nakikita ko, parang ginagawa ito ng Pangulo, parang kompetensya ba sa mga ano talaga, sa mga palingki? Parang ito ba yung target ng Pangulo? Parang kompetensya, parang ginagawa niya itong kompetensya para itong ilang nagtitinda ng mahal ay mapilitang ibaba ang presyo. Parang yun ang sa tingin ko eh. Diba? Sana naman ang sikapin talaga ng Pangulo na maibaba lahat. Maging wala na ang Pangulo, wala na yung Kadiwa ng Pangulo, mahalos ka-level na sa paninda ng normal na pamilihan. Halimbawa sa supermarket, no, ka-level niya ang presyo sa ano, halimbawa napababa nila talaga yung ano, yun talaga marandam at mahanga tayo talaga dito. Pero kung ito lang, medyo hindi ako satisfied kasi dito talaga. Sa ganito lang gagawin natin. Dapat sikapin ng Pangulo, yamang siya kasi yung may hawak ngayon sa Department of Agriculture na ngayon ay napakaraming problema na until now, halos mag-iisang taon na siya, halos sa 8 months na o 9 months, ay parang bilang nag-o-observe, no? Bilang binuto yan. At yan din naman kasing dahilan kaya binuto natin yan. Ako kasi, hindi ko naman binuto ang isang tao dahil lang sa kasikatan, no? Binuto natin yan dahil sa alam natin na mayroon siyang kakayahan. Na mas binuto natin siya na sa alam natin na mas nakakalamang siya kaysa ibang mga tumakbo noon. Yun ang inasahan natin. Hindi natin siya binuto dahil sikat, dahil kilala, hindi. Ang nagbuto, kung ikaw ay binuto mo siya dahil sikat lang siya at isa kang timang, pang ganon. Dapat binoto mo isang tao sa akala mo na kaya niyang gampanan ng kanyang termo. Yun nga ang dahilan. Kaya binoto natin at ang Pangulo at yan din ang inaasahan natin. Kasi ang ganda ng pangako niya until now, kung pakinggan niyo itong speech niya, napakasarap pakinggan mga kawin. Kaya parang mapasasabi ka ng sana all dito. Panoorin niyo ito. Sana naman kung anong pangako natin sa taong bayan, mag-reflect talaga ng katotohanan at maramdaman talaga. Hindi lang yung iilan. Diba? Panoorin niyo. Kamyot, sorry ha, kamyot. Binuto natin na hindi ito pag ano, ha? Hindi ito pagtulgisa sa Pangulo, kundi ito ay para makaagaw pansin din, makapuka, malay mo kung gagawin ito ng Pangulo. Na ang gusto ko kasi hindi lang pwede na iasa natin, oo, yung Kadiwa ng Pangulo mas okay yan, pero dapat kung gusto, kung yun naman talagang layunin ng Pangulo na magkaroon ng kompetensya itong malalaking, halimbawa kompetensya niya yung merkado,
public market na nagbibinta ng mahal ng mga bilihin, eh sana, kung yan naman talaga ang gusto niya, kompetensya niya ang supermarket, ano pa baga, lahat-lahat ng ano, bilihin, gusto niya kompetensya para may mapilitan. Kasi halimbawa, may kompetensya talaga. Yung halimbawa, supermarket, kompetensya mo na mababa ka, talagang ang supermarket, hahabol-hahabol yun para may pababa yung kanilang presyo kung wala na talaga bumibili doon. At least, siguro ganun ang effect noon. Pero sana, ang gagawin ng Pangulo, kung yun naman talaga ang plano, eh dapat itinayo nila lahat ng barangay sa buong bansa. Ne, kung 500 pa lamang yung naitatayo niya, halos ilang ano na niya, eh hindi niya matatapos dahil alam naman natin kung ilang barangay sa buong bansa mayroon tayo. So hindi makakarating talaga, hindi talaga mararamdaman ng taong bayan yan pag ganun ang strategy. Dapat sabay-sabay yan ipalaganap kung talaga yung gusto niyang ganun. Hindi pwede na isang buwan tatayo ka doon kay Juan de la Cruz, isang buwan tatayo ka doon kay Pedro, ay aboting ka ng siyam-siyam. Hindi mo talaga, kung yun talaga ang layunin mo na maipababa mo, kung gawin mo talaga, ginawa mo itong kadiwa ng Pangulo nito para kompetensya, para mapilitan itong mga swapang na negosyante, isa sa mga dahilan kaya overpriced din yung paninda nila, sobrang mahal. At sana yung mga nagta-transport din ng mga magsasakat, yan ang gawin nila, talungan talaga, kasi isa sa mga nagko-cost yan eh, kasi mahal nga ang transport. So panoorin natin itong speech, no? Masasabi natin yung speech ng Pangulo, napakasarap pakinggan, kaya sabi ko mapasana all ka na lang, panoorin mo ito, ninyo ito. So sana hindi tayo maka-pirates dito, no, sa mga vlogger diyan. Iwan ko ba at ganun. Panoorin niyo ito. Yung mga senior natin, dinan talaga sila, they work very very closely together for very very many years. Malaking paghahanga ng aking ama sa inyong ama, dahil talagang ang kanyang pag-iisip ay inuuna lagi ang manggagawang Pilipino. Andito rin po ang ating DTI Secretary, Fred Pascual, dahil sila ay kasama rin dito sa ating pagbuo ng kadiwa na ating ginagawa kung saan-saan na ngayon. At Vice Mayor Soto is also here, yung ating mga representatives from the TUCP. At lahat ng mga nakilahok dito sa ating kadiwa ng Pangulo na para sa manggagawa. Ito po ay aming nasinimulan nung Pasko. At nakikita po naman natin na pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin. Kaya ginawa namin ang paraan at binalikan natin yung dating sistema na i-direkto na mula sa mga magsasaka hanggang dito sa kadiwa ay hindi na dumadaan kung saan sa pa na. Ito yung speech ng Pangulong Bongbong. Maganda ito eh, yung haling-galing sa magsasaka, diretso na dito sa kadiwa. Kaya nga sabi natin, dapat ay buong bansa yan, buong barangay sa buong bansa ay malagyan ng kadiwa talaga. Yun sana ang maganda. Malagyan ng kadiwa, hindi yung 500 pa lamang, ilan pa lang, ilang libo-libo, ilang thousand yung barangay, mga kababayan eh. Sana sabay-sabayan gagawin ng Pangulo. No? Kasi okay naman eh, sinabi niya galing sa mga magsasaka, diretso na dito sa kadiwa ng Pangulo. At dito minsan, kinukuha na ng kadiwa at sila nang nagbibinta. Maganda, maganda ito. Sana palaganapin ito sa buong bansa sa madaling panahon. Kung gusto talaga mapababa ang presyo. Kasi kung mapailaganap mo ito sa buong bansa in mabilisan, eh alimbawa yung mga supermarket, lalo na yung mga dambuhalang sudyant, mga negosyante, wala na makukuha, kaya wala na silang mabili. Ultimo, itong mga nagtitinda sa palengke, dito na bibili sa kadiwa eh. Dito na sila bibili. Oh, totoo yan, diyan bibili. At saka sa pagbinta sa kadiwa, siyempre, kung volume naman ang bili, talagang bigyan mo ng discount para makabawi itong nagtitinda rin sa palengke kung yung nangyari. Yun sanang gawin ng Pangulo. Kasi kung talagang sasabi niya na, kasi narinig nyo rin, na ultimo galing daw sa mga magsasaka, diretso na dito sa kadiwa ng Pangulo. So kung diretso na sa kadiwa ng Pangulo, sana totoo yan. Kasi meron akong nabalitaan, yung si ano, Marlene ata, isa sa mga malalaking namimili din sa mga ano, ay sila yung sila yung nagsusupply dito sa kadiwa, ay hindi naman magsasaka yun. Yun ay binili naman sa magsasaka ng napakababa, tapos bininta naman dito. So nagpatong-patong ng presyo bago nakarating sa dito. Kumbaga, binili nila ng dilis, pagdating dito ay pating na.
So sana totoo yung sinabi ng Pangulo na galing mismo sa pamagsasaka, diretso dito sa kaliwan ng Pangulo. Sana totoo yan. Sana papalaganapin niya in mabilis yan sa buong bansa para maramdaman. Bababa yung presyo talaga kung gagawin ng Pangulo yan. Bababa ang presyo ng bilihin. Hindi lang sa gulay, bigas, lahat-lahat sana. Yan o. Yung mga pangunahing importante. So tuloy natin ito. Mapasana all ka talaga eh. Middleman at yung kung ano man ang pangangailangan upang madala ang produkto sa kadiwa ay ang gobyerno na ang gumagawa. Sa ganun, eh, may pagbibili natin itong mga bilihin na hindi kagaya sa mga supermarket na napakamahal na, kundi ay naibaba natin ang mga presyo. Kaya nakikita natin, marami tayong nababalitaan na nagtataas na presyo. Dito po sa kadiwa ay makikita natin na malaki ang savings, malaki ang bawas doon sa presyuhan. At kaya naman, sinimula namin ito ng Pasko. May kadiwa ng Pasko. Tapos sabi ng tao, gusto naman natin yung kadiwa. Ba't yung ititigil pagkatapos magpasko? Di pinagpatuloy namin hanggang naging kadiwa ng Pangulo. Isang beses, nagmi-meeting kami sa palasyo, binulungan ako ni Secretary Laguesma. Sabi niya, at siguro naman, dahil inaasahan natin at marami tayong pinapagawa sa ating mga manggagawa, ay gawa naman natin ng kadiwa para sa kanila. Sabi ko naman, karapat dapat lang naman na gawin yun. Dahil umaasa tayo sa ating labor, sa ating mga manggagawa sa pag-ahon ng ekonomiya ng Pilipinas. At hindi kagaya ng nabanggit ng ating butihing congressman, ay sinabi ko talaga noon pa, kasi sa pag-aaral ko, pag nag-industrialize ang isang bansa, kung minsan naiiwanan ang labor. Kaya't sinasabi ko lagi, huwag natin pabayaang mangyari yun. Dahil napakalaki ng ating labor force, napakadami ng mahihirapan kung talagang hindi nating alagaan ng mabuti at bantayan ng mabuti ang kanilang kalagayan habang yumayaman ang Pilipinas. Ay magandang takbo na ngayon ng ekonomiya. Palaki ng palaki na ang ekonomiya natin. Naipagmamalaki natin na ang performance dito sa Pilipinas ay siguro katumbas na, kundi mas maganda pa sa mga iba't ibang bansa. Mm-hmm. Kaya titignan po natin na hindi naman kung ilan lang sa ating lipunan ang yumayaman at gumaganda ang buhay, kung hindi lahat po, hanggang sa labor, hanggang sa lahat po ng ating mga magsasaka, lahat po ng sektor ng ekonomiya ay kailangan nating tiyakin na sila ay nakakaramdam din ng pagpaganda ng ating ekonomiya. Isang bahagi yan, ito kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa. Dahil alam naman, marami po tayong naririnig na report, nababasa na report, na natataasan ng presyo ang ating mga labor, ang ating mga manggagawa, sabi ko di maganda nga yung idea ni congressman, ni Secretary Laguesma, na maggawa tayo para talaga tinutukoy ang mga ating manggagawa. Kaya nandito po ang kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa. Sana po ay pararamihin po natin. We have identified many more areas na pwedeng paglagyan nitong kadiwa para sa manggagawa. At sa kabila naman yan, ay meron talaga, dumadami na yung ating kadiwa sa buong Pilipinas. At siguro nakakailan na tayo. We have almost 500 more or less ang ating kadiwa na. Yung iba dyan, ay dagdagan na lang natin para lalagyan natin na specific para talaga sa mga parang specific, ibig sabihin, piling lugar lang talaga to, no? Binanggit niya kasi specific eh. Para, hindi pala siya, ang plano pala ng Pangulo, itong kadiwa, hindi niya ilagay sa buong bansa. Ibig sabihin, hindi niya ilagay sa buong barangay. Kasi kung gusto mo talaga na mapababa ang presyo talaga,
yamang ginawa mo itong kadiwa. Sa tingin ko kasi parang ang kadiwa na ito, maganda ito, pangkompetensya sa mga malalaking businessman eh. Kasi obligado talaga ibaba nila ang presyo kung may kompetensya sila eh. So kung ganun, ang pangasinasa ng mga pananalita ng Pangulo, specific lang na lugar, specific na mga taong gustong makinabang dito, ay di, wow, talaga. Ano, paano mo mapababa ang presyo kung ganun? Mas lang kung may ginagawa kang iba na paraan. Halimbawa, yung talagang tinatarget mo na mahuli itong mga smuggling na ito, yung mga nagmamanipula sa presyo talaga, ay sana mahuli kung gusto mo talaga. Pero kung ganun lang, ganito ang sinasabi niya na specific na lugar na lagyan ng kadiwa, eh akala ko ba para sa lahat yan? Diba? Kung para sa lahat yan, dapat buong barangay lagyan mo ng ganun. Yun ang napuna ko lang dito, yung pinagmamalaki natin kadiwa ng Pangulo, pero hindi naman talaga ramdam yan ng tao. No, sasabihin mo, bumaba ng presyo. Oo, bumaba sa kadiwa lamang. Eh, paano ang tao? Ilan bang nakinabang dyan? Diba? Pag malaki natin yan sa isang barangay na kinabang, paano naman yung 1,000, 100,000, parang ilan, hindi ko alam kung ilang libo yung barangay sa ating bansa, eh, napakarami. Diba? Yun sana yung ano, yun ang nakulangan ako sa aksyon ng Pangulo. Eh. Sobrang nakulangan talaga ako. Bigamat binuto natin ito, mga kababayan, binuto natin ito dahil sa inasahan natin na maganda yung, kasi isa sa mga nadidismayan ako kay Pangulo, Bongbong Marcos, kasi yung mga pangako niya ay parang nakalimutan niya. Una, yung nuclear power plant, parang nakalimutan niya na. Ang una, yung sinasabi niya, ayaw niya mag-import. No? Tapos sisikapin niyang matulungan ito ating magsasaka. Until now, daw wala pa rin. Di ba? Wala pa rin. Parang, hindi ko lang alam kung ano pang nangyari. Di ba? Ano pang nangyari? At saka itong nuclear power plant na sinasabi niya, parang nagsisigwi siya. Dahil sabi niya, ang tagal daw ng nuclear power plant, take to 5 to 6 years na yun bago matapos. So anong gagawin? At least nasimulan sana. So, gawin natin. Kung talagang isa pa ang mga bagay na pupunta ko, gusto mo talagang makatulong sa iyo, try mo pababain ang presyo ng kuryente. Yun talagang number one na gusto mong tumulong sa tao. Kasi alam mo, ang kuryente napakamahal eh. Mabawasan mo lang yung bill nila, 500 pesos per month. Laking bagay na yan eh. Every month ka nakakatulong sa taong bayan. Hindi lang isang tao yung tulungan mo, hindi lang isang tatlo, apat. Talagang buong tao, buong mamamayan sa buong bansa, bawat pamilya, natutulungan mo kung makatulong ka ng pababain itong kuryente. Kasi parang hindi ko alam kung saan pa talaga nakapokus itong Pangulo. Parang naging nangyari kasi, parang naging wala pa isang taon ng Pangulo, parang kita-kita na natin yung lundo, ang takbo eh. Sakit eh, parang binuto natin, ninasahan natin. Napakalayo niya, mga kabayan. Ako, confirm ko ha. Kung kumpara mo ito sa tatay at saka kay Bongbong Marcos, napakalayo nila, mga kababayan, talaga sa style at strategy. Si Bongbong Marcos, oo, masarap pakinggan yung masalita niya, madadala ka, pero dapat kung ano katamis yung salita mo, ganun din sana katamis yung gagawin natin. Di ba? Yan, itong ginagawa ko, hindi ito pambabatikos, kundi pang ano ha, para saan, malay mo, baka kagawa ng paraan itong ating Pangulo na talagang masolusyunan. Dahil hanggang ngayon, sinasabi lang natin, gumanda yung buhay, pero gumanda yung, paano masasabing gumanda na wala namang pagbabago din, di ba? Lalo na sa bilihin ngayon, nataas ng taas. Masa kung gusto itong kadiwa na ito, ang ginawa niya, eh maganda yan. Pero dapat, lahat ng bansa malalagyan, bawat barangay, ika nga kung maaari, gamitin niya itong mga barangay na magkaroon ng kadiwa ng Pangulo din. Maganda sana iyan. Kung lahat ng barangay mayroong kadiwa ng Pangulo, o palingki talaga na malaki, magtayo sila, at doon nila ilagay kadiwa ng Pangulo, public market, na doon nakokontrol yung presyo, na doon yung gobyerno mismo ang bumibili, direct doon sa mga magsasaka, at doon talaga ibabagsak. Tulungan talaga magkaroon ng, halimbawa, magkaroon ng tracking itong ating gobyerno, o kayo, halimbawa, Lunes, mayroon nang papunta doon sa bukid. Kayo, may titinda ba kayo? O sige, ito, ganitong araw, papunta kami dito. Dito kayo sasakay. Dadalhin natin yung paninda nyo doon sa kadiwa ng Pangulo, public market. Yun sanang gagawin ng Pangulo. Napakadanda yan. Talagang, alam niyo, itong mga nag-hoarding, iyak yan talaga. Maniwala ka. Manghihilamos yan. Pupulutin sa kamutihan yan kung ganun yung strategy ng Pangulo. Gagawa siya ng kadiwa ng Pangulo per barangay. Kasi karamihan naman per barangay dapat may market eh. No?
may market o kahit every ano lang, kasi meron namang barangay magkadikit. So every dalawang barangay mayroong public market na kadiwa ng Pangulo. So, tayo kayo doon. Tapos kausapin mo yung bawat naman kasi isang district ay mayroong mga may mga magsasaka yan eh, napakarami. So kausapin ang magsasaka oh. So, yun. Ito meron tayong kadiwa ng Pangulo dito, public market. Tapos yung mga paninda nyo, dito nyo na sa amin dito na sa amin ibinta, kaming nasa gobyerno. No? O di kaya eh tutulungan namin kayo. Dalhin natin doon kasi alam mo na kung malalaking ano naman talaga, malalaking magsasaka, hindi naman talaga 'yan magbibinta. Kusa kundi ang umaasa lang 'yan na bibilhin yung mga produkto nila. So gobyerno nang bibili at gobyerno na rin maglalagay doon sa kadiwa ng Pangulo. At siyempre, magsasahod ka rin ng magbibinta doon. Minsan ang approach ng Pangulo, no? Kakalungkot lang eh. Parang hindi ko maintindihan kung ano ba talagang sana ako na lang naging Pangulo. Malaking bagay po ito para maipagpapantay natin ang trato ng ekonomiya sa ating mga lahat ng ating mga kababayan. Hindi lamang yung mga mamayaman, hindi lamang yung mga may kaya, hindi lamang yung may trabaho, kung hindi lahat po ng ating mga mamamayan ay dapat nating inaalalayan at iniisip kung paano pagandahin ang buhay. Ito po ay isang bahagi ron at sana naman paramihin natin to at asahan ninyo at hindi namin titigilan po ito hanggang masabi natin na ang bilihin ay bumaba na ang presyo. Baka sabihin natin kahit na bumaba ang presyo ng mga bilihin, ipagpatuloy pa rin natin ang kadiwa dahil kahit papano may savings pa rin yan kung ang gobyerno ang gumagawa. Kaya maraming salamat sa inyo lahat, sa LGU, sa inyong hindi